Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon po, panibagong araw at panibagong ritual at pampaswerte na naman itong ibabahagi ko sa inyo. So guys, medyo natagalan tayo bago nakapag-share ulit o nakapagbahagi ng mga ganitong uri ng pampaswerte. Dahil nag-focus po muna tayo sa mga pampaswerteng musika. Dahil ito po ay talagang nagbibigay ng mga swerte sa taong nakikinig. Dahil ang bawat musika na aking ina-upload ay meron po itong mga ritual para saan ito magbibigay ng mga swerte. Ngayon guys, magtuturo naman ako ulit ng mga pampaswerte na magbibigay sa inyo ng kaswertihan at katuparan ng inyong mga pangarap. Basta lamang po, lagi niyong tatandaan na kailangan maniwala kayo, 100% na naniniwala kayo sa paggawa niyo ng mga pampaswerteng ito at dapat po wala kayong doubt o pag-aalinlangan para hindi ito mawala ng visa o para hindi ito magbigay ng swerte sa inyo. Dahil kung kayo naman po ay gagawa ng mga ganitong pampaswerte, dapat po talaga ay naniniwala kayo. Dahil kung hindi po kayo naniniwala, hindi po ito magbibigay ng swerte sa inyo. Guys, meron nga pala akong mga ibabahaging pampaswerte o ipamimigay na pampaswerte sa inyo kapag kayo ay nag-subscribe dun sa isa nating channel. So, dun na po ako mag-upload ng mga musika na merong dalang swerte. Kaya mag-subscribe na po kayo sa channel na yon. Ilalagay ko po yung link sa taas o sa description box o sa huli ng video na ito. So guys, ngayon, ibabahagi ko na sa inyo kung paano gawin itong pampaswerteng ito. So, tawag natin dito sa pampaswerteng ito ay money bag. So, napakabisa po nitong pampaswerte. Isabit sa kwarto nyo, sa mga bintana, sa pintuan, or ilagay sa ilalim ng inyong higaan upang humata kayo ng mga swerteng hinahangad ninyo o yung mga kahilingan nyo ay matupad. So, itong pampaswerteng ito, ang kailangan lang natin dito ay bag. Siyempre, kailangan natin ng pouch na red or green, pwede po ninyong gamitin yan. So, pwede pong malaki dito or maliit dito, pwedeng-pwede po yan. Basta yan ay pwedeng paglagyan. So, ayan guys, kailangan natin ito at kailangan natin ng green na ball pen. Kung wala kayong ball pen, pwede po ang marker. Basta yan ay kulay berdeng panulat. At syempre, kailangan dito ng posporo. So, ayan, kailangan din natin ng dahon ng laurel. Pwedeng 7 piraso, pwedeng 3 piraso. Depende sa inyo kung ilan yung gagamitin nyo. So, ngayon guys, dapat ang gagamitin yung dahon ng laurel ay buo siya. Hindi yung punit-punit or yung pira-piraso na putol-putol talaga siya. At kailangan din natin dito ng yellow na candle. So, ang yellow po ay nag-a-attract yan ng pera. So, maganda po yan maghatak ng swerte sa pera. Kaya, yellow candle yung ating gagamitin. Pwede rin naman po ang verde. Kung wala kayong yellow na candle, pwede po ang green. Kung wala din namang green, pwede ang orange. Kung walang-wala talaga guys na kandila, basta hindi pa siya nagagamit, pwede na po yung white. Basta po hindi pa siya nagagamit. So, ayan guys, malaki o maliit, pwedeng-pwede nyo po yan gamitin dito sa ating ritual na gagawin ngayon. So, ngayon guys, bago umpisahan ang ritual na ito, dapat nakaharap kayo sa silangan at lahat ng gagamitin nyo ay kompleto. So, sisindihan nyo ngayon ang kandilang yan, pero bago siya sindihan, dapat humiling kayo na bigyan liwanag ang inyong mga kahilingan, bigyan katuparan lahat ng aking mga kahilingan, bigyan ng liwanag ang aking ritual na gagawin para ito'y matupad. So, ayan guys, humiling kayo ng mga ganyang bagay para matupad yung inyong mga kagustuhan yan. So, dapat guys ay hindi mamamatay ang kandila na inyong gagamitin kapag ito ay may sindi na. So, kung may electric pan kayo dyan sa tabi nyo, patayin nyo muna para hindi siya mamatay. So, ayan guys. At ito ay huwag nyong hihihipan. So, dapat ginaganyan nyo lang siya. So, ayan. At pagkatapos, itong ating dahon ng laurel ay inyong susulatan ng sign of dollar or sign of peso. Depende kung saang bansa ka naroroon. Halimbawa, nasa Pilipinas ka, syempre peso ang ginagamit mo dyan. So, kailangan ay sign of peso. Pero kung nasa ibang bansa ka, tulad ng mga US, ganyan, kung anong sign of dollars o sign of money na inyong ginagamit ay yun ang inyong isusulat. So kami guys, may account kami sa ibang bansa kaya isusulat ko din dito sign of dollar at saka sign of peso. So ayan guys, isulat nyo lang siya, kabil-anan yan guys. So ganyan ang pagsulat. So ayan guys. So harap at likod ay inyong susulatan. So, medyo tayo maingay guys kasi maraming doggy dito.
So, ayan guys. So, pwede nyo guys isulat ng malaki yung inyong sign of money. Pwede na po yung isa lang na sign of money. So, basta siya harap at likod ay merong nakasulat. So, ayan guys. Baliktad lang siyang tingnan kasi naka-front cam tayo. So, ayan. So, pagkatapos nyong isulat yung sign of money ninyo dyan, ay inyong bubulungan ng salitang isusulat ko dito sa screen. Ayan. Ayan guys, isusulat ko na lang dito sa screen, dito or dito, para mabasa ninyo or maisulat ninyo sa isang papel. So, kung mabilis ang pagkasulat niyan, pause nyo lang po yung video para maisulat nyo yung salitang gagamitin nyo sa ritual na ito para magkaroon ng visa yung ginagawa nyong pampaswerte niyan. So, ibulong nyo siya dito ng 3 beses. Banggitin nyo siya ng 3 beses dito sa inyong dahon ng laurel na ito. At ngayon guys, kapag nagawa nyo na yan, initin nyo ang likod at harap nito sa kandila na inyong sinindihan. Initin guys ha, hindi sunugin. Okay lang na umitim siya, basta wag aapoy. So, ayan guys. Ayan guys. Basta wag siyang aapoy. Okay lang na umitim siya, basta wag siyang aapoy kasi masusunog na. Kung masunog man niya sa pag-init nyong ganyan, gumawa na lang ulit kayo ng bago. So, ayan guys. Basta siya'y mainitan, okay na yan. So, wag nyo nga palang hahayaan na mamatay ang kandila habang kayo ay gumagawa nitong ritual na ito. Kasi, ibig sabihin, may kumukontra dun sa ginagawa nyo kapag yun ay namatay. Kaya, mag-uulit kayo sa umpisa, panibagong kandila na naman ang inyong gagamitin. So, hindi nyo na pwedeng gamitin yung una nyong ginamit kapag ito'y namatay na. So, bagong kandila na naman ang inyong gagamitin. So, ayan guys, kapag natapos nyo na itong painitan dito sa apoy ng kandila ninyo, isisilid nyo naman siya sa bag. So, ang pagsilid ng dahon ng laurel sa bag ay nakatayo, hindi pabaliktad na papaganyan. Kailangan nakatayo siyang ganyan. At habang isinisilid nyo siya isa-isa, binabanggit nyo ang inyong mga kahilingan. Bigyang katuparan lahat ng aking mga kahilingan na ito'y magkatotoo. Dumami ang pera ko, makabayad ako ng mga utang, dumami ang customer ko. So sabihin nyo na kung ano yung inyong mga kahilingan. So dapat guys, kapag magbabanggit ng mga kahilingan, ito ay walang sana. Dahil kung ikaw ay nagbibigkas ng may sana dito sa mga ganitong ritual, 50-50 po yan na matupad at 50-50 na hindi matupad. Pero kung kayo magdadasal sa Diyos, yan po ay lalagyan nyo ng paggalang. Lalagyan nyo ng sana, opo, yung mga ganyan, para ito ay matupad din. So, isilid nyo siya guys at banggitin ang inyong mga kahilingan. So, isa-isa nyo siyang isisilid ng papatayo dyan. So, ayan guys. Pagkatapos, ito ay ipapa-energize nyo sa sinag ng araw. So, guys, ito'y gagawin nyo Tuesday o Friday, umaga po yan. Ang magandang oras ng paggawa ng ganitong ritual na nakaharap sa silangan ay 6:30 hanggang alas 8. Yan po ang magandang oras ng paggawa ng ganitong ritual. So sa oras na yan, sa loob ng oras na yan, dyan kayo gumawa ng mga ganitong pampaswerte. Kung kayo naman ay gagawa nito sa gabi, kailangan new moon o kaya ay full moon nyo ito gagawin para magbigay din ng swerte ang liwanag ng buwan sa inyo. So ayan guys, lagi nyo pong tandaan na ang mga pampaswerteng binabahagi ko sa inyo ay depende po ang dalang swerte sa mga taong gumagawa. So dapat po 100% kang naniniwala para ito'y magbigay ng swerte sa'yo. Ikaw ay may pagdadalawang isip kung ito ba'y totoo o hindi, huwag nyo na pong gawin dahil hindi po ito magbibigay ng swerte sa inyo. So marami na pong nagpatotoo ng mga pampaswerteng binahagi ko dito ay talaga namang swinerte sila. So basta lamang po maniwala kayo sa inyong mga ginagawang pampaswerte at maging ako naman po ay talagang sinuswerte dito sa mga pampaswerteng binabahagi ko sa inyo. So, ganun guys ang mga pampaswerteng ito. So, hindi po basta-basta ginagawa ang mga pampaswerteng yan. Yan po ay pinaglalaanan ng mga oras, panahon at tiyaga. Kailangan po natin yan.
At kailangan po manalangin tayo sa ating poong may kapal para ito'y basbasan niya na magbigay sa atin ng swerte. So ganun po ang mga proseso ng ating mga pampaswerte. So, guys, kapag natapos niyo na itong gawin at napasinagan niyo na sa sinag ng araw o sinag ng buwan, ito'y ilagay niyo sa ilalim ng inyong unan. So hayaan niyo siya doon ng 7 araw. So guys, bawat ritual na inyong ginagawa o bawat pampaswerte na inyong gagawin ay huwag niyong ipagsasabi para ito ay hindi makontra. Dahil marami pong kontra-kontra dyan, yung mga inggit-inggit diyan. Kaya po, huwag niyong ipagsasabi kapag gumawa kayo ng mga ganitong pampaswerte para iwas kontra na din at tuloy-tuloy lang ang swerteng dumating sa inyo. So guys, lagi niyo pong tandaan na ang video nating ito ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong ritual o pampaswerte na ating ginagawa. So lahat po ng bagay, pampaswerte man yan o hindi, dapat po paniwalaan natin ito, 100% natin itong paniwalaan para po ito'y magbigay ng tunay na swerte sa atin. So yun lang guys, thank you for watching at sana may natutunan kayo sa video ito. Yung palang ginamit yung kandila ay pwede nyo na siyang patayin. Dahil ito po ay magagamit nyo pa sa susunod nyong mga ritual. Guys, mag-subscribe na kayo dun sa channel natin dahil dun ako mag-upload ng mga pampaswerteng musika. Hindi na po dito sa channel natin ito. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!